Kalandi Uling, ma'am. Yan ang Kalandi Uling na gold medalist. Ini-export ito na kala natin, wala ko ito sa market dito. Yan. Ano, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito nanalo ng gold medal sa Invasions. Unang-una, yung kalan, pag gusto ninyong linisin, natatanggal po lahat ng parts yan. At the same time, pinapakita namin sa inyo kung ano ang mga parts ng kalan, pati sa loob. Dahil sa loob, ang ibang kalan, mapapansin ninyo mga simento, clay, o kaya tiles. Itong aming kalan, ang materials nito, aluminum alloy. Hindi siya babasagin, hindi kinakalawang. Ito yung mga recycled ng mag wheels ng kotse, casing ng transmission, silinhid ng makina. Tinutunaw yan. Ang lahat ng parts may hulmahan, kaya may moldi. Yan, walang dinugtungan ito. Yan, walang hininangan, walang winildingan. Ito po yung patent. Pag walang ganyan, huwag kayong bumili. Ito kasi may patent dahil may 5 years warranty ito. May mga butas siya all around. Yun ang dinadaloyan ng hangin. Ang nagbubuhay ng hangin, apoy. O, ang nagbubuhay ng apoy, hangin. Kung walang hangin, walang apoy. Parang tao din, di ba? Ngayon, mayroon lang tayong regulator na kung saan itong kalan, pwede natin i-adjust ng high, medium, and low. Saan ka makakita ng kalan na may high, medium, and low na diuling? Okay, ganito yan. Pag gusto ninyo ng malakas, ilalagay natin sa high, nakabukas lahat ang daan ng hangin, all around. More oxygen, more fire. Pag gusto ninyo ilagay sa medium, slide mo sideways, ang bukas natin, kalahati nala sa gitna, lahat sa likod ay sirado na. So, limitado ang hangin, limitado ang apoy. Pag ilagay natin ng low, wala nang hangin na papasok. Kung gusto mong patayin, tatakpan mo nala ng tudo sa ibabaw. Pero, kung magsisimula kayo magpabaga, bubuksan lang ninyo lahat ang air ventilation para yung hangin makapasok in any directions. Dahil nga ang hangin may oxygen, the lightest element, pataas po ang flow ng hangin. Kaya ang ating lalagyan ng uling nasa bandang taas siya. Yan, mapapansin ninyo, butas-butas yan. Para yung hangin na papasok sa baba, iyon ang dadaanan ng hangin. At yung abo naman, mahuhulog sa baba, hiwalay. So, ang ating disposal ng abo dito, may ashtray ito. Yan. Ba? So, social na kalan, may ashtray pa. Ngayon, ang position ng ashtray natin, yung ating charcoal grate, kung maaari itong mga butas naka-align sa malaking daan ng hangin sa harap. Para pagpasok ng mas maraming hangin, yan, magkakaroon ng malakas na hangin, magandang circulation. Dahil yung hangin may oxygen, yun nagkakaroon nga ng combustion. Yan ang nagpapawalang usok at itim ng kaldero. Ngayon, ituturo ko sa inyo ano ang pinakamadali magpabaga at hindi aksayado. Unang-una, dating ginagawa natin, ang gas ibinubuo sa uling. Pag ang gas ibuhos mo sa uling, ang 5 pisong gas, sa kaulit-ulit mo, bukas wala ka nang gagamitin. Kung papel naman ang gagamitin mo, takbak, isang 30 minutos, nag-electric fan ka. Ngayon, i-reverse natin. Sa halip na ibuhos mo yung gas sa uling, magbabad ka ng uling sa 5 pisong gas. So, yung 5 pisong gas mo, pwede tumagal ng isang buwan. Hintayin mo lang ng isang oras, kahit ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. Ang tanda ninyo, ang uling hindi nadudurog sa gas. Pag tubig, 3 araw dulog. Kukuha na tayo ng isang pirasong nakababad na uling. Yan. Ito ngayon ang magsisilbing starter or igniter. Ilalagay natin ito sa loob, dyan sa ibabaw ng charcoal grate, ng ganyan. Tapos, dagdagan muna ninyo ng mga tuyong uling bago nyo sindihan. Hindi ito pinupuno ng uling. Kung magluluto kayo ng isang kanin, 2 ulam, ang uling ninyo sa bandang gitna lang pakunship. Tsaka ninyo sindihan ng posporo o kaya papel sa ilalim. Habang nag-aapo yan at sinusunog yung gas, ang mga tuyong uling sa ibabaw sinusunog at pinababaga. In just 2 to 3 minutes, matutuyuan ng gas yung starter mo hanggang sa kalubluban. So by that time, whether you like it or not, baga na po yan. Okay? So ngayon, pwede ka na magluto, dalhin mo na yung sa loob ng bahay, kahit sa kundo. Salangan ninyo ng mga stainless, corningware, Paris glass, salad master. Kung anong laki ng kaldero ang gagamitin ninyo, mayroon tayong adjustment. So, kung anong lapad ng kaldero yung opening. Pag mga kawali, lugawan, gutuhan, bulaluhan, isa lang ilalagay ninyo para mas maluwag yung iniinit mas mabilis. Habang lumilit ang kaldero, palitan din ninyo.
Para in other words, kung ano ang lapad ng kaldero, yun ang opening. Para the whole area at the bottom will be heated at the same time. So ito naman ang pinakamaliit na butas. Wala nang liliit na kaldero yan. Ito ay takip na lang. Kung nais nyo yung patayin, ay sabi ko kanina, huwag bubuhosan ng tubig. Then pollution will come out. We are environment friendly and we are after your health. Takpan na lang natin ito at isirado. I know we all believe in science. Pag walang hangin, walang apoy. Iwanan mo, walang sunog, walang sabog. Ngayon, pwede tayo magsaing dito. Yan. Nasubukan na namin yung magsaing sa ordinaryong diuling pag hindi sunog hilaw because there is no control. Dito, pwede natin ma-adjust. Pag kulo ng sinaing, magpapainin ka, isisirado mo lang, hindi mo na kailangan alisin yung baga. So after 10 minutes, luto na ulam naman ang isasalang natin. Siyempre huminang apoy. Hindi na kailangan paypayan, hindi na kailangan hipan. Bubuksan na lang ninyo all around yung air ventilation para i-direction sa hangin papasok. Ngayon, kung nais ninyo magdagdag ng uling, may nakasalang kayo na kaldero, huwag ninyong buhatin para ka lang magdagdag ng uling. Diba? Delikado yan. Aksidentasad yan. Ang pagdagdag natin ng uling dito, high-tech na po ang kalan natin, mayroon ng charger kung tawagin. Ilulusot na lang natin yung uling dito sa kabilaan, ganoon din sa kabila, para magkaroon ng balance na init. Pagkatapos ninyo magdagdag, kailangan ibalik ninyo agad para yung init nakasintro lagi sa kaldero, walang aksaya. Pag inalis natin ito, yan, hindi lang ito lutuan, palambutan, pakulo ng tubig. Magkakaroon pa ngayon ng Iawan Barbecue and then sa promo namin, we will provide you free stainless griller. Yan. Saan kayo makakita ng Iawan na stainless? Maghanap kayo sa mga mall. Wala kayong makikita ng pure stainless. Para malaman ninyo, magdala kayo ng magnet. Magnet lamang ang makakatulong sa inyo para malaman mo ang bakal kung kinakalawang mo hindi. Pag na-magnet yan, yun ang tinatawag na ferrous metal, may iron content. Pag hindi na magnet, non-ferrous metal yan. Ito yung mga ginto, silver, aluminum, stainless, platinum, copper, titanium. So ito papakita ko sa inyo. Itong isang bakal na ito, pag ito ipinakilala, ipinakita sa inyo ng mga nagtitinda, stainless dahil hindi rin niya alam. Pero pag subukan ninyo ito na magnet siya, ito ay chrome-plated lang. Kakalawangin yan. Pero yung binibigay namin na Iawan, pure stainless po siya. Hindi kinakalawang. Ganon din ang ating kalan. Kaya i-advise ko sa inyo, bumili kayo ng kalan namin o hindi. Huwag na kayong mag-iihaw ng may kalawang. Dahil ang kalawang, kapag mainit at napatakan ng taba, tunaw po ang kalawang yan. Sinisip-sip yan ng karning kinakaya nyo, hindi nyo mapapansin yan. So you will be eating titanium from time to time. Masamang magkasakit. Now, ngayon, kung gusto ninyo, kaya pinagmamalaki ito ng mga Filipino Inventor Society. Itong kalan ang ini-export lang sa Amerika. Ang Iawan sa Amerika, sukat. Huwag kayong mag-iihaw ng nakadikit sa baga, lalo na kung nakapatong sa uling calcinogenic is cancerous. Kailangan 2 inches or more away from the charcoal. Ang lalim ng kalan natin is 4 inches. Kung mag-iihaw kayo mag-barbecue, you put only 1 layer of charcoal, you have 2 or 3 inches distance. So you are safe. Saka ninyo ilagay ito. Hindi kayo magpapaypay, hindi kayo lalo mag-uisik ng tubig, ito lang ang kukontrolin ninyo, yung air ventilation. See? Now, if you wish to go on picnic, excursion camping, portable, easy to carry, disinti. Lagyan mo na ng uling sa loob, takpan ninyo kung pwede kayo magloto doon. Kung mag-iihaw kayo magbabarbecue yung puntan, dalhin ninyo ito. Meron tayong hawakan. Ituhog mo lang magkabilaan, ganyan. No. So, sino magsasabi dala ninyo kalan? Meron kayong uling, may ihawan, may barbecuehan, may lutuan, may palambutan. What is to eat in 20 years or more? Gaano katibay ang kalan? Kapag ang kalan, yan, dito. Kapag ang kalan, ginamit ninyo sa mga picnic, excursion, camping, yan. Kahit anong laki ng kalderong isalang dito, wala kayong isasalang na kasimbigat ko. Pero kaya po ako dito dalhin. I am 190 pounds. Yan. Mag-aapo na kayo, buhay pa yan. Isala ang inyong iingatan dito para yung kalan tumagal sa inyo ng 10 years, 20 years or more. Huwag ninyong iiwanan ang kalan sa labas ng bahay pag wala kayong bakod. Tama? Ngunit, meron pa kami new innovation.
Pag sinasabi niyo innovation, kaalaman, karagdagan, ikagaganda ng kalan, ikatotohan ng Bibili. Dahil ang inducer ang makikinabang. Ito ang tinatawag namin ng diffuser o concentrator. Titingnan ninyo ito, walang problema yan, concentrated ang init. Ngunit, pag ilinagay natin ito sa bandang gitna, yan sa loob, malaki ng pagkakaiba niyan. Ang lalagyan natin ng uling lumiit. Mga puno nito, isang kanin, dalawang ulam, baka mag-ihaw kayo. Mabilis kayo makaluto dahil ang init, more compact, more concentrated, wala nang hitlos, double wall na siya. Mayroon pang ventilation. Lalo na, kapag ilinagay na natin itong rings, kung anong laki ng kaldero ang gagamitin ninyo. Yan, di ba? So, kung ang kaldero ninyo, ang butas ng kaldero ng inyo, yung kalaki, gamitan ninyo yan. Pag malaki pa dyan, alisin na ninyo ito para mas tama. Okay, ngayon, itong kalan na ito, ito ang gawang Pinoy na gold medalist ini-export. Hindi babasagin ito, hindi kinakalawang, may kahon ito, may brochure, may instruction with 5 years warranty. Dito lang ninyo ito mabibili sa mga exhibits. Wala kayong mabibilhan ito kahit saan tindahan sa Pilipinas. Yan. Ito ang Joy Charcoal Stove. Okay? Ah, kamera to wala.